Naghahanap ka ba ng budget MTB at 26 ang gulong at below 7K ang price? Well, para sa yung video ito. What's going on mga kapadyak? Ako nga pala si Ben Mac at gumagawa ako ng mga bike-related videos. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe dito. Disclaimer lang. Una, hindi ako nagbebenta ng bike. Ginawa ko tong video ito para sa mga kapadyak natin na naghanap ng mabibiling bike na below 7K ang budget. Pangalawa, nahanap ko lang din ng mga to sa Facebook page or website ng mga bike shops. Pangatlo, prices may vary sa iba't ibang bike shops. Kaya kayo na bahala kumontak sa kanila. Links down below. Una sa list na to ay ang Rhino X960. Ang price nito ay 4,400. Isa na to sa pinakamurang mountain bike na mabibili mo. 3x7 speed, naka-shimming combo shifters, shimming din ng FD at RD, naka-mechanical disc brakes na Tongli ang brand, baka lang frame, naka-external cabling, may suspension fork na rin na Rhino ang brand, at may preload adjustment, at alloy na din ng rims, at naka-26x2.1 ang tires. Itong Rhino X960, isa na to sa pinakamurang bike na mabibili mo. Okay naman to kung ang mga rides mo ay kalsada lang, pandito-dito lang, pero I would not recommend this kung ipapan-trails mo. Next sa list natin ay ang Kisto Elevate. Ang price nito ay 5,450. 3x7 speed siya, naka C-Star combo shifter, naka Sunrun FD at RD, mechanical disc brakes na rin, naka Kisto brand ang crank, baka lang frame at naka external cabling. Kisto brand naman ang fork na 100mm ang travel na walang lockout. Sunod naman ang Beta Spade Tail. Ang price nito ay 5,500. 3x7 speed siya, naka combo shifter, sunrun ang FD at RD, naka mechanical disc brakes na rin. Pero naka alloy frame na siya na naka internal cabling. Alloy na din ang stem pati ang rims. Naka quick release na rin ang front at rear hubs. Sealed bearing na din ang bottom bracket at naka Wanda tires na ito na 26x2.1. Ang bike na to ang pinakamurang alloy na ang frame at naka internal cabling sa list natin. At naka quick release na rin ang hubs. Sumunod sa list natin ay ang Rhino 656. Ang price nito ay 5,800. 3x8 speed siya na naka Microshift New ang brand na shifters. Microshift New rin ang brand ng FD at RD. Ang maganda sa bike na to ay hiwalay ng brake levers sa shifters. Kaya mas madali ka makaka-upgrade sa hydraulic brakes. Alloy na din ang frame na naka internal cabling. Rhino ang fork na may lockout. Alloy rims na din na naka CST tires na 26x1.95 ang lapad. Sealed bearings na din ang bottom bracket. Ang bike na to ang pinakamura na naka 3x8 speed na at hindi na siya naka combo shifter. Okay, next naman sa list natin ay ang Kisto KA008. Ang price naman nito ay 5,950. Naka 3x8 speed siya, naka C-Star combo shifter, sunrun ng FD at RD, naka mechanical disc brakes na din, alloy na din ang frame na naka external cabling, Kisto brand na rin ang fork na may lockout na 100mm ang travel. Alloy na din ang rims na naka CST tires na 1.95 ang lapad. Maganda na sana tong bike na to. Kaso ang ayaw ko lang dito is naka combo shifters pa siya. Unlike nung kaninang bike na yung Rhino 656 ay hiwalay na yung brakes sa shifters. Sumunod naman sa list natin ay ang Trinx M100. Ang price naman nito ay 5,990. 3x7 speed siya na naka L2 A3 na ang shifters. Trinx naman ng FD, tapos Shimano Tourney naman ng RD. At alloy na din ang frame na naka internal cabling. Naka mechanical disc brake siya, Trinx brand ng fork na 100mm ang travel, at naka alloy rims na naka CST tires by 26x1.95 ang lapad. Isa na to sa mga sikat na brands at bikes dito sa atin. Sa tingin ko sumikat kasi to kasi sa price niya eh, very competitive siya sa 5,990 L2 ng shifters mo. Hindi kagaya nung nauna yung Rhino 656 na Microshift New ang brand ng shifters. Next naman sa list natin, isa pang Trinx bikes. Ito naman ang Trinx M116. Ang price naman nito ay 6,400. 3x7 speed siya na naka Shimano combo shifters. Trinx naman ng FD, tapos Shimano naman ng RD.
compared dun sa Trinx M100, ito, naka-combo shifter siya. So, magkasama ang brakes, tsaka ang shifters. Tapos, yung RD naman niya is regular Shimano lang. Hindi kagaya ng Trinx M100 na naka-tourney na. Naka-mechanical disc brakes siya, alloy yung frame, naka-internal cabling. Trinx brand naman ng fork. Alloy din ng rims na naka-CST tires na 26 by 1.95 ang lapad. Okay, last naman sa list natin, ang Viper Nova. Ang price naman nito ay 6,500. Naka 3x7 speed siya na Shimano combo shifters. Non-series naman ng FD. Tapos naka Shimano TZ naman ng RD. Alloy yung frame, external cabling nga lang. Ang crankset ay Neko brand. May Viper suspension fork. Alloy na din ng rims na naka CST tires na 26x2.10 ang lapad. So itong Viper, parang kaparehas lang ng specs nitong Trinx M116. Ang kaibahan nga lang, itong Viper naka-external cabling pa, samantalang yung Trinx internal cabling na. Okay mga kapadyak, tapos na yung list natin. So kung tatanungin nyo ako kung alin ba yung pinakasulit sa mga bike na to, ang pipiliin ko ay yung Trinx M100. Una kasi, hiwalay na yung brake levers niya, pati yung shifters niya. At okay na din yung parts naka L2 parts na, pati naka Shimano na. Tsaka kung mag-upgrade ka in the future into hydraulic brakes, okay na din kasi bawas gastos na Hiwalay na yung brake levers at yung shifters. Like the video mga kapadyak kung gusto nyo pa ng gantong klaseng mga video. Comment down below kung may nakalimutan akong bike at kung may bike shop kang alam na mas bababa ang presyo nila. At subscribe and hit the bell notification button mga kapadyak for more videos to come. That's all mga kapadyak, till next time.